Shout out tayo mga idol sa ating lahat ng mga Solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Luz Full, Ava Atinder, Amadeo Flores, Lady B, Sibintre MB, Gerald Danovo, Idol Marvin Maliberan, at kay Sweet Joy. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol at mabuhay po kayo. Shout out din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Paakyat na ang grupo nila sa bundok ng Campo Dos. Ang grupo ng mga sundalo at mga pulis kasalukuyang binabaybay na ng mga ito ang gubat ng Campo Dos. Habang sina Hipi Mariano at ang grupo nila ni Kapitan Lupis, binabaybay na din nila ang ilog paakyat sa gubat. Ganon din ang grupo nila ni Nonoy at Arthur. Lumipas pa ang ilang oras, nakapwisto na ang mga sundalo at mga pulis sa tapat ng isang malawak na pangpang na napapalibutan ng malalagong kakahuyan. Nakapwisto at nakahanda na. Hinihintay muna nila ang pagpatak ng alas tres ng madaling araw para simulan na ang pag-atake. Ang plano kasi nila, mauuna sila sinitoy sa loob para manmanan at iligpit muna nila ang mga nagbabantay. Alam din ng mga sundalo na may kasama silang mga rebuilding aswang. Alam na ito ni General Diaz. Napag-usapan na nila ito ni Mayor Tupina at may tiwala sila sa grupo ni Nitoy. Ilang sandali pa, dumating na din doon sina Nitoy, pati ang grupo nila ni Nonoy at Arthur. Mabilis na nagpupulong muli doon sa malaking batuhan sina General Diaz, Hipi Mariano at ang grupo ni Nitoy. Kasama din itong sinunoy sa mga ito. Makalipas ang kalahating oras, muling nakabuo na ng plano ang mga ito. Mabilis na kumilos ang grupo nila ni Nitoy. Nakapag-usal na din ang mga ito ng mga matataas na uri ng mga orasyon na pangbakod at pangarang. Ang grupo nila ni Nonoy, mabibilis at maingat na tumatalon-talon sa mga puno ng mga kahoy. Sina Nitoy, Tonton, George, Numer at Sabuwag, maingat na umikot na din ang mga ito doon sa lugar para hanapin na ang mga kinaroroonan ng mga nagbabantay na mga rebuilding doon sa paligid ng pangpang. Tinawag na din ni Nitoy ang mga kaibigang engkanto para tulungan sila at mahanap na ang mga insaktong kinaroroonan at pinagtataguan ng mga kalaban. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang ginawang orasyon, kinausap na ni Nitoy sina Nonoy at Arthur. Alam na nila ang kinaroroonan ng mga rebuilding nagbabantay. Dahan-dahan na din na umuusad ang grupo ng mga sundalo. Kasama ang mga pulis, pati na din ang grupo nila ni Kapitan Lupis at Hipi Mariano. Pinalibutan nila ang buong lugar at pagpatak nang alas tres ng madaling araw, isa-isang bumagsak ang mga nakabantay, pati ang mga nakapwisto doon
sa itaas ng mga puno ng kahoy. Palihim na inatake ang mga ito sa grupo nila ni Nonoy at Arthur, kasama ang anim na mga aswang. Ang mga nagbabantay naman doon sa itaas ng batuhan, pinatumba ang mga ito ng grupo nila ni Nitoy gamit ang mga itak at punyal. Marami na silang napatumbang mga kalaban, pero ang ilan sa mga rebelde doon sa paligid nakita ang ginawang pag-atake ng grupo nila ni Nonoy doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Kaya agad na pinaputukan ang mga ito ng mga rebelde. Nagsigawa na din ang ilan sa mga ito para maalerto ang mga kasamahan. Sabi ng iba sa kanila na may kalaban ang nakapasok sa kanilang teritoryo at kuta. Kaya ang lahat ng mga rebelde doon sa lugar, nabulabog ang mga ito, pati na itong si Commander Balneg. Pinakalat agad ang kanyang mga tauhan doon sa paligid. Kaya ang grupo ng mga sundalo at mga pulis, pinaputokan na nila ang pinagtataguan ng mga rebelde. Pinasabog na din nila ang mga ito gamit ang mga granada at mga basuka. Umaalingaw-ngaw doon sa lugar ang malalakas na mga putukan at mga pagsabog doon sa lugar. Habang ang mga aswang nakasama nila ni Nonoy, nakapwisto ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy at pinagbabaril ang mga kalabang rebelde. Dahan-dahan din na umuusad ang mga sundalo sa kalubluuban habang patuloy na nagpaputok. Nag-iingat din ang grupo nila dahil sa mga sniper ng mga kalaban. Kaya ang ginawa nitong si George, inuuna nito ang lahat ng mga rebelde na may hawak ng mga sniper. Isa-isang pinabagsak ito ni George gamit din ang kanyang sniper. Nakapisto itong si George sa itaas na bahagi ng batuhan kasama ang ilang sniper ng mga sundalo at mga pulis. Kahit na lamang sa pisto ang mga rebelde, mas marami ang nalalagas sa hanay ng mga ito, lalo na sa ginawa nila ni Nitoy. Patuloy nilang inatake ang bawat masipat na mga kalaban. Gamit ang mga malalakas na orasyon, winasak din nila ang bawat orasyon na ginagawa ng mga kalabang rebelde. Lumipas ang 2 oras na bakbakan, marami na ang mga nakahandusay at mga patay. Sa hanay ng mga sundalo at mga pulis, 5 na ang patay at 11 ang mga sugatan. 4 naman sa mga rebuilding aswang at may ilan din ang nasusugatan. May 3 kafgo at 2 tanod ang namatay naman sa hanay nila ni Kapitan Lopez. Samantalang may mahigit sa 30 mga rebuilde ang mga patay na at marami na din ang mga sugatan sa kalabang panig. Mas marami ang bilang ng pinagsanib na pwersa ng mga pulis, sundalo, kafgo at mga tanod kasama ang grupo nila ni Nonoy. Umabot lahat ang mga ito sa mahigit sa 500. Samantalang ang panig ni Commander Balneg nasa mahigit sa 200. Patuloy ang kanilang ginawang pag-atake hanggang sa nadagdagan pa nila ang mga napatay na mga rebelde. Nakakita din ng pagkakataon si Nanitoy na mas makakalapit pa
kasama sina Nonoy at Arthur. Kaya lalong dumarami ang mga nasawi sa panig ng mga rebuilde at mga nasusugatan. Nasusukol na ang grupo ni Commander Balnig. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, nagsama-sama na ang grupo ng mga rebuilde doon sa gilid ng Pangpang. May mga itinanim na mga bumba ang mga ito sa kapaligiran. Mamatay man sila, pero marami silang idadamay na mga sundalo at mga pulis. Unti-unti na ding nauubusan sila ng mga bala. Ang mahigit sa 100 naman na kasamahan ni Commander Balnig na nakapwisto doon sa Kampo 1. Papunta na din ang mga ito doon sa Kampo 2 para tulungan ang pinuno nila. Pero nakaabang na doon sa bungad ng kagubatan ng Kampo 2 ang humigit kumulang sa 300 mga sundalo at mabilis na pinagbabaril ang mga rebuilde. Dahil sa gulat, nagpulasan agad ang mga ito at isa-isang bumagsak. Thank you.